Hello mga ka-ems! Kamusta po kayo dyan? Sana okay lang po kayo. Welcome back sa aking channel, Ems Cooking and Vlogs. Today, samahan niyo po ako magluto ng sinigang na isda na belly at ulo ng salmon. Una, ang ginagawa ko po dyan pag nagluluto po ako ng sinigang na salmon ay ginigisa ko muna po yung ating mga sangkap tulad po ng aking hiniwa na luya. Tama po, ganito po ang aking pagluluto at sikreto para mawala ang lansa ng isda. Ginigisa ko muna po ang ibang ingredients. Halu-haluin lang po natin para hindi po masunog. Pagkatapos po niyan, ilalagay po natin yung ating sibuyas. Susunod naman po ang ating bawang. Tama ang naririnig nyo at nakikita. Gumagamit po ako ng bawang sa sinigang na isda. Para lang din po tayo nagkikisa ng gulay dito. Susunod po ang ating kamatis. Pagkatapos po na ilang segundo, lalagyan ko na po siya ng patis. Huwag niyo po siyang dadamihan. At ito po ay kung tumabang man, lalagyan na lang natin ng asin mamaya. Susunod po, ilalagay na po natin yung ating isda. Gumamit po ako ng ulo at belly ng salmon. Ayan, naglagay na po ako ng tubig. Nasa inyo na po yan kung ilang takal o ilang baso tubig ang ilalagay nyo sa ating sinigang. Huwag na huwag nyo muna po nga haluin yan. Huwag nyo pong hahalukayin at dahan-dahan lang po sa paghahalo para po hindi masira or madurog yung ating isda. Madali lang po itong maluto kaya ingat lang din po sa paghahalo. Lahan na po natin ng konting asin. Lalagyan ko na rin po siya ng konting paminta. At nilagyan ko din po ng fish cube. Ayan, nilagay ko na rin po yung konting gulay tulad ng sirihaba at ang sitaw. Tatakpan po natin ng ilang minuto. Hayaan lang natin kumulo at pagkakulo, ayan, susunod na rin po natin yung talong. Pwede nyo rin pong lagyan ng okra, labanos, kung ano po ang maibigay yung gulay. Ito lang po ang aking nailagay dahil ito lang po ang meron ako ngayon. Mga ka-ems, ang gagamitin ko po dito pampaasin ay ito pong bunga ng sampalok or tamarind. Yes, nilaga ko muna po itong tamarind sa konting tubig. Pagkatapos po niyan, tuturugin natin hanggang sa makuha natin yung pinakasabaw ng ating sampalok. Ang
gagamitin ko pong pansabaw dyan ay ito na rin pong mismong nasa ating kawali. Ayan, kung nakikita nyo po yung proseso na aking ginagawa, ganyan po ang ginagawa ko. Lalamasin po natin yung nilaga sa palok para ito po yung gagawin natin pang asin sa sinigang na salmon. Nasa sa inyo na po yan kung gagamit po kayo ng instant powder na pansigang. Pero ako, ito po ang aking ginagamit sa sinigang na isda. Ayan, kung napapansin nyo po, nakita nyo po yung pinakasabaw na sa palok, yun na po ang ginawa ko pang asim. Ito po ay napakayaman sa vitamin C, kaya mas masarap, mas masustansya. Tikman natin kung okay na ang lasa at ang asim ng ating sinigang. Yan, ilagyan ko pa po ng konting asin dahil medyo matabang. Sunod po niyan, lalagyan na po natin yung dahon ng spinach. Pwede rin po kayong gumamit ng talbos ng kamote or yung ating kangkong. Ang aking pong ginamit dito ay yung spinach. Pakuluan lang po natin ng ilang minuto. Detakpan. After po niyan, okay na po ang ating sinigang na salmon. Ayan, sana po nagustuhan nyo ang aking sinigang for today. Mga ka-ems, thank you for watching. God bless po sa inyo. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye!